Hi viewers! Ang ating naman po pag-aaralan ngayon ay ang tungkol sa mga hamon at tugon sa pagkabansa ng Pilipinas. Ito po ay araling panlipunan pang grade 6 at ipapaliwanag po sa atin ni Miss Val. Okay po? Let's view it! Magandang araw mga bata, binabati ko kayo sapagkat sa wakas kayo ay nasa ika-anim na baitang na. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong pagsisikap na matapos ang inyong pag-aaral. Bago natin tuklasin ang iba't ibang hamon at tugon sa pagkabansa ng Pilipinas, una natin pag-aaralan ang tungkol sa lokasyon ng ating bansa. Ngayong araw na ito, tayo ay magbabalik tanaw sa mga napag-aralan natin dati tungkol sa mapa at globo, aalamin ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas at gayon din ang relatibong lokasyon nito. Simulan na natin. May dalawang uri ng instrumento na maaari natin gamitin upang matukoy ang lokasyon ng mga lugar sa daigdig. Una ay ang mapa. Ito ay palapad na representasyon ng daigdig. At ang ikalawa naman ay ang globo, na nagsisilbing modelo ng daigdig sapagkat ito ay bilog at nakahilig din sa axis nito. Ang mapa at globo ay mayroong mga imahinasyong guhit. Ginagamit ang mga ito upang tayo ay magabayan sa pagtukoy ng lokasyon ng mga lugar sa daigdig. Isa-isahin natin ang mga ito. Kung kayo ay mayroong mapa o globo sa bahay, ay maaari ninyo itong suriin habang tayo ay nag-aaral. Maaari din gumamit ng online applications tulad ng mapmaker na nationalgeographic.org o Google Map at Google Earth. Ang mga patayong guhit sa ating mapa o globo ay tinatawag na longitude. Sinusukat nito ang distansya ng mga lugar pakanluran o pasilangan mula sa 0 degree longitude. Tinatawag din itong meridian. Ang mga pahalang na guhit naman ay tinatawag na latitude. Sinusukat nito ang distansya ng isang lugar pahilaga o patimog mula sa 0 degree latitude. Tinatawag din itong parallel. May mga itinuturing na espesyal na guhit sa ating globo. Simulan natin sa mga espesyal na guhit longitude. Ang 0 degree longitude ay tinatawag na prime meridian. Lahat ng lugar na nasa kanan nito hanggang sa ika-100 at 80 meridian ay kabilang sa silangang ating globo or Eastern Hemisphere. Ang mga lugar naman na nasa kaliwa nito hanggang sa ika-100 at 80 meridian ay kabilang sa kanlurang ating globo o Western Hemisphere. Katapat naman ng prime meridian sa kabilang panig ng globo ay ang International Dateline. Hinahati nito ang globo sa magkaibang araw. Ang mga bansang matatagpuan sa kaliwa ng International Dateline ay nauuna ng isang araw kaysa sa mga bansang nasa kanan nito. Talakayan naman natin ngayon ang mga espesyal na guhit latitude. Magtatagpuan sa 0 degree latitude ang espesyal na guhit na tinatawag na Ecuador. Ang mga lugar na nasa itaas nito ay kabilang sa hilagang hating globo, samantalang ang mga nasa ilalim naman ay ang timog hating globo. Ang guhit latitude na nakalatag sa 23.5 degree hilaga ng Ecuador ay tinatawag na Tropic of Cancer. Sa ika-23.5 degree latitude naman sa timog ay nakalatag ang guhit latitude na tinatawag na Tropic of Capricorn. Napapagitnaan ng mga guhit na ito ang mga bansang kabilang sa rehiyon tropikal o ang mga bansang malapit sa Ecuador at nakararanas ng mainit na klima dahil sila ay naaabot ng tuwid na sinag ng araw. Sa ika-66.5 degree hilaga ng Ecuador ay matatagpuan ang Arctic Circle. Samantala, sa ika-66.5 degree timog ng Ecuador naman ang posisyon ng Antarctic Circle. Ang mga bansang malapit dito ay nakararanas ng malamig na klima dahil pahilis ang sinag ng araw na natatanggap nila. Ngayon nakapagbalik-tanaw na tayo sa mga guhit ng mapa at globo, maaari nating tukuyin ang lokasyon ng Pilipinas. Unahin nating alamin kung ano ang tiyak na lokasyon ng ating bansa. Ang sistemang grid ang ginagamit upang tumukoy ng tiyak na lokasyon sa mapa o globo.
Ang grid ay ang mga espasyo mula sa pagtatagpo o pagkukulos ng mga guhit latitude at longitude. Ginagamit itong gabay sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon. Ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas sa daigdig ay sa pagitan ng 4 degrees 23 minutes at 21 degrees 25 minutes hilagang latitude dahil ang ating bansa ay nasa itaas ng Ecuador. At sa pagitan ng 116 degrees at 127 degrees hilagang longitude dahil ang ating bansa ay nasa kanan ng Prime Meridian. Maaari din gamitin ang tiyak na lokasyon ng kabisera ng isang bansa upang kumatawan sa lokasyon nito. Halimbawa, maaari natin sabihin na ang Pilipinas ay nasa 14 degrees 35 minutes hilaga at 120 degrees 59 minutes hilaga ng mundo. Ang mga nasabing numero ay ang tiyak na lokasyon ng Maynila na siyang kabisera ng ating bansa. Isa pang paraan upang matukoy ang lokasyon ng isang lugar sa mundo ay ang tinatawag na relatibong lokasyon. Ang relatibong lokasyon ay nakabatay sa kung ano ang nakapaligid sa isang lugar. Tinatawag na lokasyong bisinal ang kinalalagyan ng isang lugar batay sa mga kalupaang nakapaligid dito. Tinatawag naman lokasyong insular o maritimo ang pwesto ng isang lugar batay sa mga katubigang karatig dito. Ang bansang Pilipinas ay pinaliligiran ng bansang Taiwan sa hilaga, Indonesia sa timog at Vietnam sa kanluran. Napapalibutan din ito ng katubigang Luzon Strait sa hilaga, karagatang Pasipiko at Philippine Sea sa silangan, Celebes Sea sa timog at West Philippine Sea sa kanluran. Ngayong araw na ito ay naunawaan nating maaari nating malaman ang lokasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng mga katang-isip na guhit sa mapa at globo. Ginagamit ang sistema grid sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon, samantala pinagbabatayan naman ang nakapaligid sa isang lugar kung ang tutukuyin ay ang relatibong lokasyon nito. Kung loloobin ng Panginoon, ang sunod natin pag-aaralan ay ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa kasaysayan. Paalam!